Ano ang sinasabi ng batas tungkol sa adoption, separation, annulment, taxation, karapatan ng senior citizens at iba pang katanungan? Ipaliliwanag ito ni Attorney Mark Tolentino dito sa palatuntunan Talk to My Lawyer. At ngayon, narito ang abogado at maestrado. Isang magandang umaga po ng Sabado sa ating lahat at welcome po sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. Na bahagi pa rin po ng pinalakas na serbisyo publiko ng DWWW774. At ngayong umaga, kami po ng aking partner sa batas, ang inyong mga kasama. Attorney Mark Tolentino. At ako po si Jockey Maestrado. Hanggang 7:30 po tayo ng umaga, magsasama-sama para sa isang makabuluhan at mahalagang pag-uusap, paghimay sa mga isyung may kinalaman sa batas. Yes, pag-uusapan natin ngayon, about, ano ba ibig sabihin yung demur to evidence? Ay, alam ko lang yung word na ano... Demure. Yeah, yung demure to evidence, okay. Yung tinatawag na motion to quash. Yes. Di ba yung quash sa English? Kalabasa yan. Mm. Diba? Squash naman yun eh. Squash yan? With S. So. Sounds like, pwede yes. na din. Okay, quash, squash. Parang ganun. So, pag-uusapan natin, ano yung motion to quash, mm-hmm. yung demure to evidence. Yes. Then, ano naman yung tinatawag na certiorari. Mm-hmm. Hirap naman... So, yun ang mga procedure kasi about sa criminal procedure in relation sa kaso ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Oh, oh. So, we need to know it as a citizen, yes. being isang Pilipino. Dapat alam natin yan. Ano yan? Ano ibig sabihin ng demur to evidence? Ano yung quash? Ano yung certiorari? Ano yung kailan pupunta sa Supreme Court? Mm-hmm. Bakit nasa Sandigan Bayan? Then, dumiretso na sa Supreme Court? Bakit hindi dumaan sa Court of Appeals? Oh. Hindi dumaan sa Regional Trial Court? Ano ba yan? So, dapat alam natin lahat yan. Bilang isang Pilipino, alam natin yan, lalo na pinag-uusapan natin is yung mga alleged na pagnanakaw sa atin, sa public funds. And we are talking here of plunder cases and yung mga actions ng ating mga public officials and employees in relation to their offices kasi all the actions of the public officials and employees actually affect mm-hmm. yung buhay natin bilang isang Pilipino. That's the point, partner. Kasi karaniwan, di ba, naiisip natin, ano namang bearing, ano namang epekto sa atin? Sabi ba kayo ba, anong pake ko? Anong pake ko kung si Gloria nakalaya? Anong pake ko sa demure to evidence na yan, yung certiorari na yan? Mm-mm. We need to know it. Hindi anong pake mo, may yes. pake ka. Kasi mm-mm. ikaw ay isang Pilipino. And alam mo dapat to, especially na yung pinag-uusapan natin dito, yung mga alleged na mga anomalies, alleged na pagnanakaw, and hindi naman napapatunayan. So, that's why alam natin dapat yung mga proseso. Para at least, kung may mga usapan, kung pupunta kayo sa mga barbero ninyo, maganda yung mga discussions ninyo, kasama yung mga kaibigan ninyo. And ilang nun, alam nyo dapat to bilang isang Pilipino. Mm-hmm. So, di ba sa ibang bansa nga, they are very matured politically and... Kung yung mga citizens kasi matured politically and their democracy is matured, it will affect really the development of our country. Yes, in totality, di ba? Alright, pero before we proceed po doon sa ating, sabihin na nating complex and medyo mahirap na paghimay nga po dyan sa isyong yan, as promised, partner. Yes. Ito yung mga previews sa inquiries na nabinbin sa atin. At ito po, no, patuloy ho yung ating paanyaya sa inyo. Kung kayo ay merong legal inquiry, concern, na gusto ho mabigyan ng kaliunawan, ay po pwede ho kayo mag-text sa ating official text line 0929-321-8738. Pakilagay po yung inyong name and location so we can properly acknowledge yung inyo pong mensahe. Okay, partner. Ito si Aster ng Valenzuela City. Sabi niya, good day po, Attorney Jackie. Nagbayad po ang pamangkin ko ng kalahati ng lupa. O, lupa niya. 240,000 pesos, Attorney. Gumawa po ng titulo. Tama ho ba? Nahati pa rin kami doon sa bandang likuran daw. At siya yung sa unahan. So, in terms of yung partition. So, partition. Land. Then, may bentahan ng lupa. Mm-hmm. So, depende yan ano nakalagay sa deed of sale. That's why nga, yung deed of sale, kailangan nakalagay kasi deed of sale is a contract. Mm-hmm. Contract of sale.
In a contract of sale, dapat may tatlong elements yun. Kasi this is a contract. May cause, may object, may consideration. Okay. So ano yung object na yan? Ano yung consideration na yan? Magkano? Ano yung pinag-uusapan ninyo? Lupa? Saan doon? So kailangan nakaklaro lahat yun. Then yung mga condition, nakalagay lahat doon. Hindi pwede na nagpermahan kayo dyan. Tapos, nagkagulo-gulo pala. Mm-hmm. That's right. Question, partner. Yes. Sino dapat ang maglalatag ng conditions? Yung nagbenta o yung bebentahan? Both. Both. Because in a sale, may tinatawag tayong meeting of minds. Mm-hmm. We say meeting of minds, dapat nagkasundo yung mga isip ni buyer at saka ni seller para may kontrata. Yung iba naman kasi may tinatawag na yung contract na yung gumagawa yung seller lang. Mm-hmm. Tapos ikaw buyer tanggapin mo ba ito o hindi? Yes or no ka na lang. Oo. May magandang kontrata. Ang tawag doon sa contract of adhesion ang tawag doon. Adhesion. Ang ibig sabihin doon, may kontrata bibigay sa'yo, o basahin mo yan, o yun ang kontrata natin, just say yes or no. Mm-hmm. May ganong kontrata. May kontrata din na subject to negotiations. Yun kasi yung nga, natanong ko sa'yo, partner, kasi nga, normally, yung seller talaga ang naglalatag ng mga kondisyon, take it or leave it na lang nung buyer. Oh, yes, ganun. Pero, sa sinasabi mo nga, dapat both parties ay magkaroon ng settlement kung ano yung mga dapat kalagay doon sa deed of sale. Because this is a contract. Yes. When you say contract kasi, this is a contract between two parties. Mm-mm. Okay? It means kailangan yung dalawang tao nagkasundo ano yung cost, ano yung object, ano yung consideration ng kontrata. Mm-mm. Okay. Sige. So, doon sa... Ito, next message naman natin galing kay... Angel Lely ng Christina Homes, Caloocan City. Good AM and blessed morning po. Nagpapasalamat lang po kami dahil may libre kaming legal information sa DWWW. Maraming salamat po, Attorney Mark and Jackie. Hope magpapatuloy po ang programang Talk to My Lawyer. Pag-asa po kayo naming mamamayan bilang matinong Filipino movement members worldwide. Aba. Pagpalain po nawa kayo, lagi at lagi ho kayong iligtas sa anumang sakuna at karamdaman. Pray po kami lagi sa inyo at sa inyong programa dahil mahal daw tayo nila. Nakaka-touch naman yun, diba? Salamat po sa inyo dyan. Ayan, yun naman yung kailangan natin, no? Guidance din from above. Alright, eto, usapang lupa pa rin, partner. Good morning po, Jackie and Attorney Mark. Nais ko pong ihingi ng payo. Ang anak ko po kumuha ng loteng hulugan. Mm-hmm. Dalaga pa siya that time. Ngayon po, ito turn over na po sa kanya. May asawa na siya. So, anong pangalan po ang ilalagay sa kanyang property? Maiden or married name na? Ang sabi ho kasi ng assessor, dapat maiden name kasi yun daw yung nasa kontrata o yung contract to sell. Mm-hmm. Dito naman ho sa developer, married name naman daw ho dapat ang gamitin. Unless may legal advice ng maiden name ang gagamitin. So, ano po ang mag-prevail? Hindi, ang tanong dyan is, ano ba property? Ano ba yung property na yan? Mm-mm. Is it a conjugal property? Mm-hmm. Or hindi? Yun ang pinag-usapan natin. Yun yung issue. Is this a conjugal property or hindi? So, we need to know, ano yung ibig sabihin ng conjugal property? Mm-mm. We say conjugal property, lahat ng property na acquired mo at the time of the celebration of marriage and acquired thereafter. Ano ba ibig sabihin doon? Noong kinasal ka, ano yung mga properties mo noong kinasal ka? Mm-hmm. At saka yung properties na acquired mo at the time of the celebration of marriage. Ano yung kontrata ninyo sa developer before the celebration of marriage? Ano ba? Ang tawag doon, contract to sell. Contract to sell. Ang ibig sabihin doon, wala pang palitan ng ownership. Mm-hmm. Ang owner ng property, ang nagmamay-ari ng property is still the developer kasi contract to sell pa lang yun. Mm-hmm. Ang ibig sabihin doon, may obligation kang bayaran mo yung equity. Then, pag nabayaran mong equity, may turnover na ang seller or yung developer may obligation then to turn over the property to you. Yun ang ibig sabihin ng contract to sell and also to execute absolute deed of sale. Yun ang ibig sabihin doon. It means, ang transfer ng ownership not on the day of the execution ng contract to sell.
ang transfer ng ownership is on the day of the execution of the absolute deed of sale. So, ibig sabihin nun, ang ownership ng property na transferred nung nagpirmahan na sila ng deed of absolute sale. Ang tanong, kailan sila nagpirmahan ng deed of absolute sale? Kasal na sila. Diba? Kasal na. Uh-huh. It means that's a conjugal property. So, because it is a conjugal property, kailangan talaga ilagay yung pangalan doon. Pero yung may iba dyan kasi na, may yung ginagawa ng iba, hindi nila din declare na kasal sila. Okay. So, yung iba kasi, kasi yung absolute sale nila ang nakalagay doon sa, yung deed of contract to sell nakalagay doon single, mostly yung ginagawa ng iba, sa deed of sale, single din ang nilagay. Walang problema yan kung tinatawag na cash yung magbayad mo. Pero pag utangin mo, okay, ilagay mo sa bank loan, ang banko humihingi ng Senomar. So, certificate of no marriage. Okay. Tingnan natin kung binata ba ito o mukhang binata lang. Iba yan eh. Binata at saka mukhang binata. So pag ganun, pag of course, pag Senomar, labas talaga yung pangalan ng asawa. Pag lagas ang pangalan ng asawa, kailangan talaga ilagay yung pangalan ng asawa. Tama yung developer doon. Tama yung developer. Alright, Porter, tayo ay mag-station break lamang at sa ating pagbabalik ay pagpapatuloy natin yung pagbasa at pagsagot sa inyong mga legal inquiries. Ito po ang palatuntunang Talk to My Lawyer. www.774. Ang oras, 17 minuto makaraan ng ika-6 ng umaga. Time Check is brought to you by Triple H Ashitaba Herbal Capsule, the longevity herb of Japan. Triple H Ashitaba is BFAT approved and halal certified. Mabibili sa Merkur Drug, Southstar, Generica at sa lahat ng butika nationwide. Mabuting balita para sa mga calamity at disaster victims. Meron ba kayong SSS salary loan na di nyo nababayaran? May SSS Loan Restructuring Program. Ito ay tulong ng SSS upang pagbayad ng loans ay simple, mas magaan at kayang-kaya. Pag loans ay bayad, pribilehyo at benepisyo ay muling maaasahan sa muling pangangailangan. Mag-SSS Loan Restructuring Program. Ito ay hanggang April 27, 2017. Makipag-ugnayan sa mga SSS branches or visit www.sss.gov.ph. Buti na lang, may SSS. Mabuting balita, SSS pensioners. May magandang alternatibo na para sa Annual Confirmation of Pensioners Program o ACOP para sa mga pensyonado na nasa ibang bansa. Bukod sa pagbisita sa SSS branch o depository bank o pag-mail ng dokumento sa SSS, maaari na silang mag-ACOP gamit ang Skype video conferencing. Para magpa-schedule ng ACOP sa buwan na kapanganakan ng miyembro o namatay na miyembro, maaari silang mag-email sa ofw.relations@sss.gov.ph o member_relations@sss.gov.ph. Ang subject line ay dapat sumunod sa format na Skype, ACOP, pangalan ng pensyonado at SS number. Para sa iba pang detalye, maaari silang tumawag sa SSS toll-free number sa bansa kung saan sila nakatira o sa mga numerong 920-6446 hanggang 55. Ang paborito niyong CDO Meatloaf and CDO Beefloaf, hindi lang bigatin sa laman at sarap. Bigatin din sa mga papremyo. Gawing bigatin ng kainan araw-araw kasama ang CDO Meatloaf at Beefloaf para makasali sa RMN Radyo Milyonaryo 2016. Bumili ng kahit anong size ng CDO Meatloaf at Beefloaf at ipagpalit ang label sa RMN stations para makakuha ng mga raffle coupons. Kada linggo, may mananalo ng cash prize agad-agad. Huwag ka nang magpahuli, baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Mag-ipon na ng CDO Meatloaf and Beefloaf labels para makasali. Mas maraming labels, mas maraming chance manalo. Tutok lang sa IFM at RMN stations para sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 updates. Sali na! Promo runs June 6 to August 5, 2016. CDO Meatloaf and CDO Beefloaf. Bigatin sa sarap, bigatin sa laman. Para sa bigating kainan na magaan sa bulsa.
per DANMIS permit number 0013 series of 2016. Kick the month of July into high gear with triple treats from Isuzu. As much as 75,000 pesos off when you avail a 2015 Isuzu Crosswind Sportivo X80LE, and as much as 30,000 pesos savings on 2015 Isuzu D-Max models. Another 30,000 pesos off and an Isuzu MU-X miniature for every Isuzu MU-X purchase. Get triple the fun, triple the savings, triple the excitement with Isuzu's triple treats just for you. Check out our flyers or visit www.isuzufield.com for more details. Promo runs from July 1 to July 31, 2016. Per DTI FTEB SPD permit number 10103 series of 2016. Traffic na naman. Sana makapoundary. Kayang kaya mo yan. Oh, mukhang maghapong pukpukan to ah. Kayang kaya mo yan. First time ko sa Maynila. Kayanin ko kaya. Kaya-kaya mo yan! Sa bawat hamon ng buhay, kayang-kaya mo yan. Kasama mo ang Gym Kapitan. May sarap at hagod na kayang-kaya mo. Para sa pag-angat sa buhay. Para sa pag-asenso sa trabaho. Para sa pangarap na inahangad. Kayang-kaya mo yan! Basta may Gym Kapitan, kayang-kaya. Kayang-kaya talaga ang bawat hamon. Kasama ang Gym Kapitan. May sarap at hagod na kayang-kaya. Drink responsibly. Kayang-kaya. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. At balikan natin yung mga questions po ng ating mga kababayan. May nagtatanong dito, partner. Ano ba ang mangyayari kapag daw yung nag-issue o pumirma doon sa special power of attorney ay namatay na? Mm. Meron bang... Okay. Epekto so, yun dun sa... So, ano, de, bago ko sagutin yan, ano ba yung tinatawag na SPA? Mm-mm. SPA, ang ibig sabihin doon, S is special, P, power, A, attorney. Okay. Yung attorney na pinag-uusapan dyan is attorney de facto, hindi attorney de jure. Ang ibig sabihin doon yung attorney de facto, attorney in fact, meaning agent, mm-hmm. Ahente. Okay? Ahente, agent, yun ang tinatawag doon. Ang ibig sabihin doon, extension siya ng personality ng principal kasi ang principal busy, may ginagawa. So, siya yung binigyan ng authority na gagawa in behalf sa principal. Diba? Okay. It means kasi extension siya sa pagkatao ng principal. Pag namatay si principal, patay ang SPA. Mm-hmm. So, bakit? Kasi sino nang may authority? Kasi yung personality kasi ng agent, nagde-depende yan sa personality ng principal. So, pag napatay si principal, so wala ng SPA. Same also, pag nawala na si agent, wala ng SPA. Except pag dalawang agent, for example, si Pedro, inauthorized niya si Juan at saka si Jose. Namatay si Jose, ang SPA, buhay pa ba yung SPA? Effective pa ba yung SPA? Effective pa rin. Hmm. Kasi kahit na namatay si SPA, o si Pedro, may Juan pa. Okay. Oh, di ba? So it means, yung SPA, pero pag namatay yung principal, wala na effectivity ang SPA. Okay. Pero pag namatay yung isa sa agent, buhay pa rin yung SPA. Mm-mm. Except pag isa lang yung agent. Pag isa lang yung agent, de, wala nang effectivity ang SPA kung namatay yung agent din. Agent. Ah, okay. So ganun pala, no? Kasi iniisip din ng iba, paano nga pala yun? May bearing ba or may epekto kung halimbawang ayun nga, na-dead na or namatay na yung naglabas ng SPA, diba? Oh, parang ganun. Mm. So, okay. Alam natin ha, yung SPA, hindi ibig sabihin for life yan. Mm-mm. Yung SPA, depende yan sa, kasi normally, sabi ng batas, pag namatay yung principal, wala na yung SPA. Pag namatay yung lahat ng agent or isang agent, namatay na kasi isa lang yung agent, nawala ang SPA. Except pag dalawa ang agent. Okay, next question. Good day po. Nais ko pong itanong kung ano ang karapatan ng isang samahan o grupo sa bukid na humigit kumulang apat na taon na po silang nakatira. Mm. So, meron bang karapatan, partner? Kung apat na? Taon. Apat na taon? 40 na taon? Apat na po? Four years? Oo. 4 years yan nakatira doon. Sa? Doon sa lupa, doon sa bukid. Okay. Yung titirhan mong lupa,
Basta hindi sa'yo yan, mm-hmm. it will not be ripened into ownership, if especially kung nag-stay ka lang doon by mere tolerance. Okay? By mere tolerance, yung ibig sabihin ng tolerance, hinayaan ka lang ng owner ng property, hindi, it will not be ripened into ownership. Mm-hmm. Lalo na pag inupahan mo yung property. Kasi may pumupunta sa akin, attorney, oh. yung bahay na yan, inupahan pa yan ng lolo ko until now, apo na ako, nag-uupa pa rin kami. So, hindi pwede kaming paalisin ng may-ari. Hindi. Umuupa nga kayo eh. Ano bang ibig sabihin ng umuupa? Sa upa, Bisaya. Sa Bisaya, bastos yan. Pero yung upa na pinag-uusapan natin, Red. Tagalog ha? Uh-oh. Tagalog ha? Yes. Lalo na yung may mga Bisaya kasing mga listeners eh. Anong ibig sabihin ng upa? Yung upa yung pinag-uusapan natin, Tagalog. Mm-hmm. Ano bang ibig sabihin ng upa? Ano bang epekto ng upa or rent or lease? Ang ibig sabihin nun, ina-acknowledge mo na yung owner ng property, siya yung owner. Siya yung may-ari ng property. Ikaw, umuupa ka lang. Uh-huh. Ang ibig sabihin doon, as long as nagbayad ka, then may kontrata kayo, hindi ka pwedeng palisin. Mm-hmm. Pero pag hindi ka nagbayad or tapos na yung kontrata ninyo, pwede kang palisin. Mm-hmm. Yun ang ibig sabihin doon. It means, kahit na ilang taon ka doon nagkatira sa bahay na yan, kasi umuupa ka, it will not be ripened into ownership. Possessor ka lang over the property, kung na-violate mo yung mga condition ng contract of lease, pwede ka pa palisin. Okay, sige. Yun, alright. So, wala pala silang karapatan, lalo na kapag mere tolerance. Yes, lalo na pag mere tolerance. Good day po, Attorney Mark and Ma'am Jackie, si Beth Gumban ng Dasmariñas, Cavite. Ask ko lang po, may limang units po ako ng property. Limang units ng feeling ko condominium. Condominium, yes. Gusto ko pong ilipat sa name ng dalawa kong anak. Ilang taon na ba pwedeng ilipat? Kasi yung isa, 17. Yung isa naman, 15. Thank you po and God bless. Actually, sabi ng batas, kahit nga baby eh, pwede mo ilipat eh. Pwede. Oh, yung tawag to, deed of donation. Mm-hmm. Pero pag sale, kailangan talaga bentahan yun eh. So pag bentahan, ang donation kasi, as long as may juridical personality yung bibigyan mo, okay na yun. Mm-hmm. Pero pag sale, kailangan talagang may, it should be based on, kailangan may legal capacity to enter into a contract. So kailangan 18. Pero pag donation, pwedeng ibigay mo sa anak mo, kahit na minor yan, pero yung tumatanggap in behalf sa bata, kailangan ikaw din. Ikaw din. Ah, okay. Pero gano'n, kasi anak mo yun eh. Mm-hmm. So, sino ba ang tatanggap doon? Pero gano'n. Mm-hmm. Ayan po, maninaw po yun. So, pag minor, donation, pwede donation. Pero pag more than 18 na, pwede ng sale. Mm-hmm. Ipa-assess mo muna sa BIR yan, kung magkano ba yung buhis. Kung donation ang igawin mong kontrata, magkano ang buhis. Kung sale, magkano ang buhis? Kasi pag sale kasi, normally, nasa mga 6% lang yung capital gain tax. Okay. Pag sale. Pag donation, depende yan sa value. Mm-hmm. So, parang graduated yung amount involved. Depende sa value, may mga bracket-bracket ang BIR doon. So, kung magkano ang value, may computation sila. So, that's why ipa-assess mo muna si BIR kung magkano pag deed of sale, magkano naman yung buhis pag deed of donation. Si Merly Caritan ng Antipolo. Good day po, Attorney Mark and Miss Jackie. May karapatan po ba kaming kunin ang lupa na binili ng nanay ko noong 1975 sa aming kapitbahay? Si kapitbahay po kasi binenta sa nanay ko ang lupa na minana niya sa mga magulang niya. Wala pong deed of sale, kasulatan lang po ang ginawa nila. Tulad po ako, si Matilde, nagbenta ng mana ko kay Juana. So, maraming salamat po. Okay. Mm-mm. So, anong sabi na? Yung parang nagbentahan sila pero walang deed of sale. Kasulatan lang. Anong klaseng kasulatan yan? Yung kasulatan, still deed of sale na yun. Aha. Uh-huh. Yung, kasi yung deed of sale, kailangan in writing. So, depende kung anong laman sa deed of sale o sa kasulatan nila. Okay. Kasi sabi ng batas, if we talk about real properties, you say real properties, yung mga bahay, condominium units, yung lupa, yun ang real properties, meaning immovable. Mm-hmm. Pag movable, yun yung kotse, ballpen, cellphone, movable properties yan. Pag immovable properties, yung pinag-uusapan natin, real properties, it should be in writing to make it enforceable sa court. Okay? Okay. It should be in writing and it should be notarized. All right. It should be public documents. Mm-mm.
One more question before we take a break. Sabi niya, anong normal period ho ba ang covered ng SPA? Yung SPA, walang, depende yan sa pag-uusapan ninyo. Kung nakalagay sa SPA, okay, I authorize Miss Jackie Maestrado na pupunta doon sa probinsya namin, makipag-transact sa lupa doon, lupa ng lola ko. Bibigyan ko si Miss Jackie Maestrado ng isang taon. After one year, expired yung SPA. Automatic yun. Mm-hmm. Pero pag walang nakalagay na term, adi valid yung SPA as long as buhay yung principal at saka buhay yung agent. Okay. Pero pag namatay na yung principal, automatic patay na yung SPA. Okay. Sige, so tayo muna ay mag-i-station break at sa ating pagbabalik, dadako na ho tayo sa ating topic for discussion, may kinalaman sa mga legal issues ng acquittal ni dating Pangulong Gloria Arroyo at ano ba yung magiging epekto niyan doon sa sinasabi ngang plunder case din ni na Senators Ramon Revilla and yung isa Senator Jingoy Estrada. Yes. Okay. So magbabalik po ang palatuntunang Talk to My Lawyer. WWW 774. Ang ating Philippine Standard Time, 29 na minuto bago sumapit ang ikapito ng umaga. Ang oras ay hatid sa inyo ng PhilHealth. Benepisyong PhilHealth, alamin at gamitin. Hi, kumare! Mare! Kumusta na? Buwabata ka lalo ah. Kami ng kumpare mo, parang ang bilis na tumanda. Lagi kasing puyat at stress sa trabaho. Ganyan talaga ang epekto pag laging kulang sa pahinga. Kaya lagi kong inaalagaan ang aking kalusugan. Lagi akong umiinom ng Ilea Vitamin E. Ang Ilea Vitamin E ay naglalaman ng purong vitamin E na tumutulong sa maayos sa pagtubo ng buhok, kuko at ng balat. Nakakaganda din ito ng ating tulog at nakakabagal ng pagtanda. Kaya ang kalusugan, lalong naaalagaan. Ang ganda pala talaga ng Ilea. Oo, maganda na ang kutis, maganda pa ang pahinga. Yan ang alagang Ilea. Ilea Vitamin E. Look young, feel young, and be young. Sa 10 pesos lang ng Max Menthol Candy, to the max din ang chance na maging milyonaryo sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 ngayong June 6. Sa 10 piso mo, ramdam ang menthol coolness na hatid ng Max Honey Lemon, Cherry, Dalandan Orange, Honey Mansi, Eucalyptus, and Extra Strength. Ipagpalit ang 10 empty Max wrappers sa pinakamalapit na RMN station para makakuha ng isang raffle coupon. At ang coupon mo, maaaring maging 1 million sa grand draw. Patuloy lamang ang pakikinig sa IFM at RMN stations para di mahuli sa balita at premyo. Maging milyonaryo na with Max Menthol Candy. Basta menthol, Max! Per DOH FDA CFRR Permit Number 0435, Series of 2016. TMC Philippines, in cooperation with Radio Mindanao Network, present The Whitney Houston Show. The Whitney Houston Show. Starring Belinda Davids. The critically acclaimed live show honoring the talent, music, and memory of Whitney Houston. Featuring a full production show from the U.S. August 27, Saturday, 8 p.m. at the PICC Plenary Hall, Pasay City. Tickets are now available at SM Tickets and Ticket World outlets. This event is also brought to you by Hotel Gen, the official residence, and the official radio station, DWW774, your ultimate AM radio. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. At dadako na ho tayo sa ating discussion for today. May kinalaman nga doon sa acquittal ni former president and ngayon nga ay Pampanga Congresswoman Gloria Arroyo. Yes, so matapos po yung halos na 4 na taon na pagkaka-hospital arrest, nakalaya na si dating Pangulong Gloria Arroyo at nitong Martes, July 19, ibinasura po ng Supreme Court ang kasong pandarambong o plunder kay Arroyo, makaraang katigan ng SC ang apela ng dating Pangulo na makalaya. Sabi ni SC spokesperson Chodorte,
ibinasura po yung criminal case laban kay Arroyo dahil sa kawalan ng ebidensya na magdidiin sa kanya sa plunder at inatasan po ng SC ang immediate release, mabilis na pagpapalaya sa kanya. Ganun yan. So, ano ba ibig sabihin doon? Bakit na acquit? Kasi common sense. Mm-hmm. Yung mga si Presidente Gloria, siya yung allegedly nag-utos sa mga tao doon sa PCSO na kunin yung mga intelligence fund. Mm-hmm. Pero na-acquitted na yung mga alleged na mga tao na kumuha daw sa utos ng Malacañang. Mm-hmm. So kung na-acquit yun, ano bang logical, kung may connection, acquitted dapat yun sa taas. Mm-hmm. O ganun din eh. So bakit na, so parang chain reaction. O chain reaction, parang domino effect yun. Okay. So na-acquit nga yung sa baba, tapos yung nasa taas, ituloy yung kaso. Apo. So ano bang ibig sabihin ng demurrer to evidence? Okay, in criminal case kasi, pag nag-file ka ng kaso, So pwede ka mag pag yung pag-file mo lang kaso, depende yan eh. Pwede ka mag-file lang kaso sa ombudsman, lalo sa mga public officers or diretso ka sa DOJ or sa Office of the City Prosecutor. Then may preliminary investigation doon. Okay. Okay, ang ibig sabihin doon sa preliminary investigation, pag after you file your complaint affidavit, yung accused pwede mag-submit ng counter affidavit. Mm-hmm. Pagkatapos nun, sagutan mo yung, pwede mo sagutin naman yung counter affidavit ni accused. Pagkatapos, yung accused naman, sasagutin naman niya yung sagot mo sa kanyang counter affidavit. Ang ibig sabihin, there are apat na documents ang isasubmit mo sa preliminary investigation. Mm-hmm. Then mag-aaral doon yung tinatawag na fiscal or yung investigating ombudsman lawyer. Uh-huh. Kung may probable cause. Dito pa lang sa preliminary investigation, hindi pinag-uusapan dito kung sino guilty ba talaga ang accused. Mm-hmm. Ang pinag-uusapan dyan, kung may basihan ba ang pag-file ng kaso. Okay. So, hindi ibig sabihin na guilty talaga dyan si accused, ha? Kung may basihan ba. Kung walang basihan, we're just wasting our time. I-dismiss yan ang piskalya. Mm-hmm. So, ibig sabihin ba, partner, hindi agad na-establish na merong basihan? Hindi ganun. Ang ibig sabihin doon, hindi pinag-uusapan doon sa piskalya or doon sa ombudsman kung may guilty ba talaga si accused. Okay. Ang pinag-uusapan dito, may basihan ba? Mm-hmm. May possibility ba na ginagawa niya ang krimen? The fact of possibility lang ang pinag-uusapan. Mm-hmm. Hindi ibig sabihin na pag inakyat yung kaso sa court, guilty na talaga si accused. Kasi may tinatawag tayong presumption of innocence. Presume yung accused unless proven guilty beyond reasonable doubt. So, ibig sabihin doon, may possibility lang na ginagawa niya ang alleged na crimen. But hindi ibig sabihin na ginagawa niya. Possibility lang, may basihan lang na ginagawa niya ang crimen. Mm-hmm. Pagkatapos, pag inakyat niya sa court, ang court lang ang may authority to issue warrant of arrest. Aha. Hindi ang piskalya, hindi ang ombudsman. Mm-hmm. Pag nakiyat na sa court yan, automatic, titingnan naman ng court yan kung may basis ba talaga ang kaso. Pag may basis, normally ang ginagawa ng court, mag-issue ng warrant of arrest. Mm-hmm. Pag-issue ng warrant of arrest, may arraignment. Okay? So, arraignment pagbabasa ng sakdal. Tatanungin ng piskalya, guilty or not guilty. Ano yun eh? But uh-huh. Before the arraignment or before entering a plea, yun ibig sabihin ng court, before entering a plea, the accused may file a motion to quash. Hindi, motion to squash. Ha? Motion okay. To quash. Mm-hmm. Ano na ba yung motion to... Ano yung say motion to quash? Parang motion to dismiss yan sa civil cases. When you say motion to quash, mag-file ng motion na ground na walang jurisdiction ang korte, walang mali yung nakalagay sa information, dapat i-dismiss, o parang ganon. Or walang, hindi naman crime yung inalance doon eh. Hindi naman crimen. Mm-hmm. Parang ganon. So, daming mga requirements. So, mag-file ng motion to quash. Parang yung motion to quash, i-file yan before entering a plea. Meaning, before the arraignment. After the arraignment, ano susunod? Pre-trial. Of course, yung pre-trial, i-identify na doon kung ilan yung mga witnesses, ilan yung mga documents na isasubmit. Yun tinatawag na pre-trial. After the pre-trial, yung prosecution, sila ang una na mag-present ng evidence.
Okay. So sila ang una. After the presentation of evidence, ang prosecution, okay, isasubmit lang mga documents, yung mga witnesses nila, ipapresent nila lahat. Pagkatapos doon, may tinatawag tayong formal offer of exhibits. Ang ano ba yung formal offer of exhibits? Okay, exhibition ba yan? Hindi exhibition yan. It's a formal offer of exhibits. Kasi pag witness ka, before, ang witness kasi pag i-present mo yung witness, i-offer mo muna ang kanyang statement bago siya mag-testify. Ang ibig sabihin doon, ano bang purpose mo? Bakit siya? Anong purpose mo? Bakit mo i-present niya si Jackie Maestrado sa court? Okay. Your Honor, ipresenta ko si Miss Jackie Maestrado sa court to prove na si Bayo may ibang babae. Oh, yan. Kailangan, based lang sa object mo, based lang sa reason mo, ipresent po si Jackie. Bayo. Oh, okay, ako pala. Kung magsasabi si Jackie na beyond sa offer, okay. Kasi ang purpose mo, you will testify to prove na may ibang babae si Bayo. Bayo, oo. Hindi ka pwede mag-testify doon kasi Bayo, ito na lalaki. Question muna. Ito na lalaki. Babae. Di ba? Misan eh. Our offer is to prove that si Bayo may ibang babae. Mm-mm. Kung magsasalita ka doon na si Bayo may ibang lalaki, pwede mag-object ang kalaban. Mm-hmm. Beyond sa offer yun eh. Kasi kung baga may scope siya, may lumampas scope. Ka doon. Lumampas ka sa scope? Oo. Yun, example lang yan. Example lang naman yan. Yun. Kasi namumulay na sa likod mo eh. So yun ang purpose ng offer. Mm-mm. Ang ibig sabihin, pag witness, you need to offer before the statement. Okay. So ganito muna, partner. Doon sa dalawang panig, prosecution, defense, sino ang merong mas mabigat na bulk of responsibility na para tumayo yung kaso sa korte? The prosecution. Why prosecution? Kasi yung accused is presumed innocent. Oh. Ano ba ibig sabihin ng presumed innocent? Presumed innocent, wala siyang obligation to prove na inosente siya. Mm-hmm. Kasi inosente na siya. Uh-oh. Ang may from obligation, from the very beginning, inosente na siya kahit okay. Na nakita na nga siya ng polis na Caught in the act, nagluluto ng shabu. Inosente pa rin yan. Mm-hmm. According to law, presumed innocent lang. Hindi ibig sabihin inosente siya. Presumed innocent lang. Ang ibig sabihin doon, with respect sa burden of proof. When you say burden of proof, ang accused walang obligation to prove na innocent siya kasi presumed innocent siya. Ang may obligation ang prosecution. Okay. So punta naman tayo doon sa sinasabi mong statement ng witness. Statement of witness. Before body mag-testify personally yung witness, kailangan mauna muna yung kanyang offer. So, yung ibig sabihin ng offer, kailangan sasabihin mo, ano bang purpose nitong witness na to? Bakit mo siyang ipatestify? Okay. Oh, sorry. Offer of exhibit. Offer all of right. witness. Hindi mo i-offer ang witness pala. I-offer mo ang kanyang testimony. Okay. Iba yung offer of witness. Parang in-offer mo siya eh. Inihahandog. Oh, yun, di ba? In-offer mo ang kanyang testimony. Okay. Pagkatapos noon, doon na mag-presenta ng evidence. Ibig sabihin ba, partner, merong tendency na doon pa lang sa offertory, kumbaga, pwede nang i-decline ng court? Yes. Na, hindi siya po pwede kasi wala namang... Example, I would like to offer the testimony of Jackie Maestrado to prove na si Bayo pa ibang babae. Pwede i-object yan. Mm-hmm. Pwede i-object ng kalaban. Objection, Your Honor. Irrelevant. Kasi ang pinag-uusapan natin dito, nagnakaw si Bayo. Ano bang relationship kung babaero siya? Your Honor, para ma-establish natin na masama siya. Di ba? So ganun, pwede hindi na pa-testify niya ang witness. Kasi, okay. Irrelevant ang pinag-uusapan natin dito, pag nanakaw. Tapos, may witness dito mag-testify na babaero itong accused. Di irrelevant. Mm-hmm. Di ba? Doon pala sa offer, sabihin na yan. So, ibig sabihin pala, dapat, kumbaga, pwede siyang another case, yung pambababae. Oh, yes. Another case yun. So, ang kaso dito, pag nanakaw, theft. Tapos, may witness dito na yung accused, babaero. Mm-hmm. Daming babae. So, irrelevant. Irrelevant. So, hindi na siya mag-testify. Doon pala sa offer, i-object na yan. Mm-hmm. Na yan. So, it means, ang mga testimony, offer first before testimony. Okay. Pag witness. Pero pag tinatawag na documentary evidence, mm-hmm. i
i-present mo muna sa court before the offer baliktad. That's why after the testimony ng witness, mag-offer na ang prosecution ng mga exhibits, yung mga documents naman. Yung mga annexes. Nakalagay din doon to prove anong purpose. Kailang yes. ilagay din to prove anong purpose yan. So, yung mga irrelevant, i-deny din yan. Okay. Pagkatapos niyan, submitted for decision. Okay. Pagkatapos niyan, i-rest na ng kaso ang prosecution. Okay. Then, pagkatapos, ang depensa na ang mag-present ng evidence. Mm-hmm. Pero, before the defense will present evidence, may remedy sila. Ito ang tinatawag na demurrer to evidence. Ayun na. Ano ba yung tinatawag na demurrer to evidence? Ang demurrer to evidence, ang pinag-uusapan dito, based on evidence. Sabihin natin, Your Honor, mag-file kami ng motion to demurrer to evidence on the ground na yung mga ebidensya na pinresent ng prosecution, wala namang kwenta. Mahina. Kasi if i-continue natin mag-present kami ng evidence, we, the defense, kung i-continue namin, ipagpatuloy natin, mag-present kami ng evidence, we're just wasting our time. So doon pa lang sa mga ebidensya na sinabit ni prosecution, dismissible na yung kaso. So that's why, mag-file kami ng demurrer to evidence. Oo. Question, lahat ba ng kaso ay covered ng pag-file ng demurrer to evidence? By civil case, may criminal case yun. But yung demurrer to evidence, kailangan i-file mo yan. Bago ba i-file yan, kailangan ka humingi muna ng consent sa court. Hindi agad-agad pala. Your Honor, we'd like to ask for consent na mag-submit kami ng demurrer to evidence. Pag pumapayag ang court, normally, bibigyan sila lang, 10 days, submit your demurrer to evidence or parang motion to dismiss yan. So, pag-file ka ng demurrer to evidence on the ground na walang evidence, anong ginawa kay Madam Gloria? Denied sa Sandigan Bayan. Sandigan Bayan. Okay. Totoo yan, partner. Inihain yung demurrer to evidence noong 2014 pero binasura po ng Sandigan Bayan April 2015. Kaya ho nagkaroon ng trial for plunder. Oh, yes. Dahil ho sa sinasabing maling paggamit ng pondo ng PCSO. Pero hinamon po ng kampo ni Arroyo yung Sandigan Bayan decision at dinala sa Supreme Court. So 100-page petition na inihain ko. Certiorari, di ba? Certiorari. Bakit doon sa Supreme Court? Bakit hindi sa Court of Appeals? Before we proceed, partner, we have to pause for a quick break dahil medyo, ayan na, complicated na yung ating pinag-uusapan. Kayo ba ay nakakasunod ho? Dahil ito, meron tayong mga text messages, partner. Ang daming tanong dito tungkol doon sa kaso. So, yan po ang ating babalikan. Makalipas po ang ilang paalaala. Magbabalik po ang palatuntunang Talk to My Lawyer. www.774 Ang kampiyon ng 10 Commandments. Mangmoy, caller sa line 1. Hello? Mangmoy, pinagtatalunan kasi namin ni Mrs. kung hanggang kailan dapat i-breastfeed ang baby namin. Commandment number 2 yan. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Pero tuloy pa rin ang breastfeeding. 2 taon? O higit pa, para mas malubos ang nutrisyong nakukuha ng bata. Tama pala si Mrs. Sundin ang 10 Commandments para sa sigla at lakas ng buhay. Paalala ng National Nutrition Council ng DOH. O paano? Tuloy ba tayo sa outing bukas? Ha? Tama! Ang baon ko, fried chicken. Ang akin, spaghetti. Ang baon ko naman, fruit salad. Ako, ang baon ko, resista. Resista? Oo, yan ang todong resistensyang pang-araw-araw na nakukuha ko sa regular na pag-inom ng resista. Ang resista ay may taglay na resistant, vitamin C at tahibo extract na nakakapagbigay ng todong lakas sa ating katawan. Malayo na sa mga karamdaman, ang mga happening lalo pang sumasaya. Iba talaga pag ang katawan ay masigla. Iba talaga ang resista. Resista, para sa todong proteksyon ng resistensya. For the first time in Manila and on his final world tour, Kenny Rogers. The Gambler's Last Deal. August 11 at the Smart Araneta Coliseum. The farewell tour of Kenny Rogers with special guest Linda Davis. Also featuring Willie Nepomuceno.
tickets available at Ticketnet Online and at regular Ticketnet outlets. Kenny Rogers, his final world tour from Ubix, Fox, Ovation Productions, and DWWW774. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nagbabalik sa ating palatuntunan ng Talk to My Lawyer. Marami po ang nagpadala ng kanilang reaksyon. Ah, yes. Nagngingit-ngit. Dahil di sila mapaniwalang gwapo daw si Beo. Ah, ganun pa. Ah, yes. Okay. Pero naniniwala daw sila. Ano yung... Bago natin basahin yung mga text. Okay, okay. Tapusin ko muna yung explanation ko sa procedure. Okay. Bakit sa Supreme Court dumiretso sila, hindi naman doon sa Court of Appeals. Mm. Kasi ang Court of Appeals and yung Sandigan Bayan, the same rank, same level sila. Ang pagkakaiba lang ng Sandigan Bayan is also a trial court. Ang Court of Appeals is not a trial court as a general rule. Okay. Ano ba trial court? Ano ba yung appellate court? Ang appellate court kasi taga-review lang. Appellate court. That's why, di ba sabi ni Senator Laila de Lima, a trial of facts. Yes, trial of facts. Oh, trial of facts. Okay. Ang court suprema daw, hindi daw trial of facts. Mm. Okay. Hindi totoo naman yun eh. Ano ba yung ibig sabihin ng trial of facts? Ang trial of facts, ang ibig sabihin doon, court yan where you will submit your evidence. Mm-hmm. Where you will offer your evidence. Like for example, yung witness mo, yung mga documents, doon mo i-offer yun sa trial court. Hindi naman sa appellate court yan. Yung ibig sabihin doon. But the appellate court can review all the evidence. Uh-huh. Pwede mag-review. So in this case, sa Digan Bayan, hindi pwede sa Court of Appeals kasi same level sila, doon talaga sa Supreme Court. Mm-hmm. Ang Supreme Court, ano bang procedure, for example, i-deny yung demurrer to evidence mo? Ano bang procedure mo? Ang procedure, yun ang tinatawag na certiorari. Certiorari. Ano ba yung certiorari? Yung certiorari, mag-file ka ng petition sa Supreme Court to prove that yung lower court committed grave abuse of discretion, mm-hmm, amounting to lack or excess of jurisdiction. So, ibig sabihin doon, kasi dininay yung demurrer to evidence ng Sandigan Bayan, they go to the Supreme Court para naman ang purpose doon sa Supreme Court, i-prove nila na inaabuso ng Sandigan Bayan ang kanilang discretion for denying the demurrer to evidence of Gloria Arroyo. Mm, so, which, yun nga yung ginawa nila, oh, di ba? Yeah. So, nag-grant yung certiorari, yes, ng Supreme Court. Pero tulad po ba nang nangyari, posibleng mabasura sa Sandigan Bayan yung petisyon, then pwedeng mabaliktad sa Supreme Court? Automatico bang ang SC ang may last say? Yes, ang SC ang last say. Sa decision. But the SC is not a trial court. It is an appellate court. Appellate court. Yes. Mm-mm. So, pwede palang mangyari yun. Yes, nababaligtad. Sa demurrer to evidence na denied sa Sandigan Bayan. So, they go to the Supreme Court. But the Supreme Court is not a trial of facts. Mm-hmm. It's not a trial court. It's an appellate court. Ang ibig sabihin doon, hindi mo pwedeng mag-present ka ng bagong evidence doon sa Supreme Court. Mm-hmm. Kailangan lahat ng ebidensya mo, isubmit mo lahat yun sa trial court. Yes. So in this case, nasubmit nila doon sa Sandigan Bayan. The Supreme Court will just review all the records. Ah, okay. Ito, partner, ito na yung mga text messages sa atin. Violent reactions? Oo. Ano ba reaction na yan? Good morning po, Attorney Mark and Jackie. Sabi po ni Ombudsman Conchita Harpio Morales, sapat ang ebidensya nila, pero asan po at ba't di nila na-prove in 4 days? Duduktungan ko, partner. Four years itinagal yung kaso bago ho finally mapagdesisyonan. Meron bang timetable sa kasong plunder? Walang timetable kasi depende yan in every case kasi walang timetable kasi why? Bakit walang timetable? Depende yan kung for example nagkabagyo, nagkasakit si judge, yung piskal nagkasakit, so every case wala talagang timetable. So, depende yan sa development ng kaso. But, for example, if the case is already submitted for decision, normally, in 3 months, the court should issue a decision. Mm-hmm. Okay. Ito pa, sabi dito, paano po ba ang gagawin? Halimbawa, ganun nga, may kaso si GMA. Kasi, isa ho sa mga sinasabi, yung pagkakaiba daw po ng SC sa Sandigan Bayan na nasagot mo na, partner, yes, di ba?
So, pwede ba daw magsampa ng kaso si Ginang Arroyo sa mga naging rason kung bakit napahaba po yung paglilitis sa kanya? Pwede siya mag-file ng damages, malicious prosecution. Mm-mm. Ang tawag doon, malicious prosecution and damages. Pinapahiya siya, lalo na doon sa airport, di ba? Yes. Sumakay siya ng kanyang wheelchair. Mm-hmm. Tapos, may pinalabas. TRO na yung Supreme Court, tapos hindi pa siya pinalabas. Mm-hmm. Kasi hindi daw natanggap ang letter ng Supreme Court, ang order ng Supreme Court ng DOJ. So, doon pa lang, pwede na siyang mag-file ng kaso. Kaso. Mm-hmm. Eh, bakit po ba, doon na tayo sa pagre-release, bakit ba na-delay yung supposed to be paglabas na niya ng VMMC? Oh, yun ang problema din natin. Mm-hmm. Kasi alam na ng buong bayan na acquitted na siya, pero nasa kuluhan pa rin siya. Oo. Kasi hindi daw na-submit yung order na Supreme Court, kailangan daw pipirmahan pa ng mga magistrate, then yung tinatawag na clearance from the Chief Justice, i-submit pa dun sa Sandigan Bayan, and the Sandigan Bayan through the Sheriff na Sandigan Bayan. Mm-hmm. It means the Supreme Court will have ordered only the Sandigan Bayan to release. Oh. So it means the Sandigan Bayan, yun ang mag-release talaga dapat ni Madam Arroyo. Mm-hmm. Hindi si yung Supreme Court. The Supreme Court will nila, just order. Oo, yung sinasabi, di ba, doon sa decision ng SC, for immediate release. Yes, immediate release. Pero bakit it took them 2 days para ma-secure yung kopya? Ano ba yung piece of paper kasi na sinasabing? Kasi ang kopya kasi, kailangan pinirmahan ng mga magistrate yun. Lahat dapat. Oh, parang ganoon. So, lalo na yung mga, kailangan daw i-attach kasi yung mga dissenting opinions. Oo nga, concurring. Mga concurring opinions. Ano ba ibig sabihin nun, partner? Concurring, parang pumapayag ka sa majority opinion. Gumagawa ka lang ng opinion mo. Okay. O, concurring. So, sa bawat judges, dapat sumusulat sila? Hindi, not necessarily. Uh-huh. Pwede sila magsumulat, parang separate opinion. Mm-hmm. Oh, okay, separate opinions, then may tinatawag na dissenting opinion. So, lahat nakalagay doon. So, I think kailangan baguhin yan yung rules na yan. Kasi kawawa naman. Imagine mo, you deprive a person of 3 days sa kanyang buhay doon sa kulungan. Mm-hmm. Na inosente naman siya. Pero diba? Sabi nga nung iba, parang consolation, nakapaghintay ka nga ng more than 4 years . 2 days lang. Kahit na. Because yung oras kasi, yung kwarta, sa Bisaya pa kwarta, pera, kung malugi ka man sa negosyo, pwede mong bawiin yun. Mm-hmm. But pag yung oras yung ninakaw sa'yo, hindi na mababawi yan. Okay. Ngayon, si Miss Jackie, mm-hmm. 25 pa lang, 20 years old lang ngayon. Pero after 5 years, 25 years old na, hindi ka na babalik sa 20 years old. Mm-hmm. Time is gold. Di ba sabi ko, mayaman ka man, mahirap ka man, oras, doon tayo magkapantay-pantay sa oras. Yes. Mayaman ka man, mahirap ka man, yung oras natin the same. Mm-hmm. 24 hours a day, 7 days a week. Ang ibig sabihin doon, kung malugi ka man sa negosyo mo, pwede mong bawiin yon sa other business mo. Mm-hmm. Kung failed ka man sa buhay mo, sa first wife mo, na-failed ka man, na-annulled ka man, pwede ka maka-move on, maghanap ka ng pangalawang asawa mo, baka masaya ka na. Okay. Di ba? Babawi ka. Kung nabagsak ka man sa exam mo, pwede kang bumawi. Mm-hmm. The second time around, and it's better. Pero pag oras yung ninakaw sa'yo, hindi mo na mababawi yan. Mm-hmm. All right, sige. Aha. So maganda yung mga nabanggit mo, attorney, no? Kaugnay nung kaso. Pero ano ba talaga yung magiging pakinabang nito? Kasi sinasabi, baka maging president. Okay. Diba, ito? Hindi, kasi yung kaso kasi is plunder. Mm. Daming nagsasabi yung mga legal expert na yung plunder case na plunder law parang malabo. Kung basahin mo talaga, you cannot understand it exactly. Kung mm-hmm. basahin mo yung plunder, hindi siya specified. So it means kung basahin mo yung plunder, in case of doubt, it should be proven in favor of the accused. Mm-hmm. We have to compare yung kay Mr. Joseph Estrada and kay Gloria Arroyo. Uh-huh. Kasi kay Mr. Joseph Estrada, kay Herb Estrada, President Estrada, na-convict siya ng Sandigan Bayan. Mm-hmm. Hindi siya nag-apila. Okay. Then, binigyan siya ng pardon. Mm-hmm. Kasi you cannot be given pardon kung yung decision mo, hindi pa final. Di ba mm-hmm. si Mr. Dapat ba may pag-amin?
Hindi, pag yung conviction mo, final, dun ka palang bibigyan ng pardon. Pardon. Hindi ka pwedeng bibigyan ng pardon kung you're still on appeal. Okay. Or nag-file ka na anong mga motion dyan, mm-hmm. motion for consideration or appeal, yan, hindi ka pwedeng bibigyan ng pardon. Kailangan, final and executory na yung decision mo, dun ka palang bibigyan ng pardon. Mm-hmm. Yun kay Mr. Joseph Estrada. Ang kay Gloria Arroyo, hindi siya na-convict. Okay. Hindi siya na-convict. Nag-file lang siya ng demurrer to evidence, denied na sinigan bayan, inakyat sa Supreme Court. Tapos sabi na Supreme Court, reverse. Oh, it means, walang conviction. Mm-hmm. Acquitted siya. Natatandaan mo, partner, siya, kasalukuyang Pangulo Rodrigo Duterte, ino-offer nga niya eh, diba, yung, na pardon. Pero sabi daw sa kanya ni Ginang Arroyo, sa kanilang chit-chat, ayaw niya kasi meron pa ngang desisyon siyang hinihintay from the SC. Yes, and at the same time, ayaw niyang aminin yung kaso iniugnay sa kanya. Oh, ganun yan. So it means yung pardon kasi hindi mo pwedeng ibigay yan. Hindi pwedeng ibigay yan ni Presidente Duterte kay Gloria Arroyo kasi hindi naman convicted si Madam Gloria. Okay. Kasi ang presidential pardon shall only be given when the case is already final and executory. Mm-hmm. Unlike yung kay Joseph Estrada kasi convicted si Joseph Estrada. Convicted siya sa sanigan bayan, hindi siya nag-apila sa Supreme Court. Mm-hmm. So, convicted siya, pardon, tapos. Mm-hmm. Nakalabas na siya. Uh-oh. Pero convicted siya, nag-apil siya sa Supreme Court, hindi siya pwedeng bigyan ng pardon ni Gloria Arroyo. Yan na? That's why si Joseph Estrada, iniisip niya, ano ba? Mag-file ba siya ng appeal sa Supreme Court? Kulong pa rin siya while pending? Or hindi na siya appeal, maging final yung conviction niya, ipardon na siya. Oh, pero ganun eh. So, iba yung kay Gloria, iba yung kay Erap. Yes. Okay, what about naman yung sinasabing kaso daw ni former Senator Juan Ponce Enrile na pinalaya siya, wala siyang inihain na demurrer to evidence, pero dahil doon sa humanitarian reason. Iba naman yung kay Senator Enrile. Mm-hmm. Kasi yung sa kanya, petition for bail. Okay. Ang ibig sabihin ng petition for bail, wala pang trial doon. Mm-hmm. Kakaumpisa pa lang kaso. Oo. Di ba, on the day that you were deprived of your liberty, then yung kaso mo is non-bailable. Hindi non-bailable naman yung plunder. Eh. Mm-hmm. So, pwede ka mag-file ng petition for bail on the ground that yung evidence sa'yo is weak. It means, hindi pa sila nag-present ng evidence sa prosecution. So, hindi pa talaga mag-file ang motion for demurrer to evidence kasi ang demurrer to evidence can only be filed after the presentation of the defense ng prosecution. Okay. Unlike kay Senator Enrile, hindi pa nag-umpisa ang kaso. Mm-hmm. Doon pa lang sila sa petition for bail. Mm-hmm. I think also with respect to Senator Revilla and Estrada. So I think Senator Revilla and Estrada, doon pala sila sa stage ngayon, I think doon sila ngayon sa presentation pa lang ng mga prosecution. Evidence ng prosecution. Mm-hmm. Unlike kay President Gloria, tapos na yung presentation of prosecution. Yes. Alright, sige. So, itutuloy natin yung ating discussion for today, maya-maya po. Dahil sa ating pagbabalik, partner, meron tayong mga kasama at kanyang tatalakayin yung technical vocation na mga eskwelahan. Oh yeah, so kailangan natin alam yan, lalo na yung mga listeners natin. Yes. Kasi yung education kasi, walang age yan. Okay. Education is a process. Mm-hmm. It means, hindi big sabihin na, matanda na ako, ayaw ko na mag-aral. No. Oh. I have a classmates mas matanda pa sa akin. Mm-hmm. I have a student na mas matanda pa sa akin. Uh-huh. When I was a professor ng De La Salle University, yung mga estudyante ko sa MBA, mas matanda pa sa akin. So it means, hindi age is not a hindrance to education. Yes. Kasi learning is a process. And lifelong process. Lifelong process yan. Mm-hmm. So now, dapat alamin natin yan. Ano and yung when mga, we say education, hindi naman nagdudwell lamang doon sa academically, yung academics, di ba? Dami kasi education. Oo. Education, paano magsain ng bigas? Mm, aba? Education din yan. Yes. Paano magluto ng itlog? Daming mga tao dyan, lalo mga listeners, daming hindi alam magluto ng itlog. Ako, alam ko magluto ng itlog. Ha? That's still education, that's learning. Diba? Alam, sinamaan ako dun na. Diba?
Paano mag-drive ng kotse? Mm-hmm. Oh, yeah. That's education. Oh, that's learning. So, in totality, you are referring doon sa skills. Yeah, that's the skills. So, yun ang pag-uusapan natin ngayon. Saring magbabalik. Yung sa technical vocational learning. Yan. So, mamaya po, meron tayong quick break at makakasama natin si Mr. Dennis Dominador V. Solis. Dr. Shabard. Yes, PhD. President and CEO ng Electron Technical Vocational Training Center. So, dyan naman ko kayo. Wag BBTO. Magbabalik po ang palatuntunan. Talk to my lawyer. Narito ang WWW 774 Balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Social Security System. Buti na lang, may SSS. Nilinaw ni Davao del Norte Congressman Pantaleon Alvarez na bagamat maaari nang ikulong ang mga menor de edad, hindi naman sila maaaring bitayin. Ayon kay Alvarez, hindi niya isasama ang mga menor de edad sa mga maaaring parusahan ng bitay sa kanyang panukalang batas na ibaba ang criminal age of liability sa 9 taong gulang mula sa dating 15 anyos. Naniniwala rin ito na hindi naman kaya ng mga bata na makagawa ng mga karumal-dumal o heinous crimes tulad ng murder, rape at blunder na kabilang sa mga krimen na ipinapanukala niyang dapat isailalim sa death penalty. Yan po ang balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Social Security System. Buti na lang, may SSS. Inyong napakinggan ang WWW 774 Balita sa oras na ito. Mag-ipon, mag-upgrade at manalo ng 1,000,000 piso at marami pang malalaking papremyo sa Pag-ibig Expanded Raffle Promo. Para makasali, maghulog lamang ng hindi bababa sa 600 pesos monthly savings mula May 1, 2016 hanggang March 31, 2017. Bawat 600 pesos na ipon ay katumbas ng isang raffle entry. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa raffle promo, tumawag sa 724-4244 o bisitahin ang Pag-ibig website sa www.pagibigfund.gov.ph. Ipinakikilala, Adele Ashitaba Tea with Calcone ay mula sa piling-piling dahon, tangkay at ugat ng Ashitaba. Adele Ashitaba Tea with Calcone. It aids in regulating blood sugar, helps weight loss, cleans the colon, and manages constipation. Promotes healthy detoxification of the liver and kidneys. Tandaan, para sa ikabubuti ng inyong kalusugan, Adele Ashitaba Tea with Calcone ang kailangan. Ang Adele Ashitaba Tea with Calcone ay FDA approved as food supplement. Mabibili sa Landmark Supermarket sa Trinoma at Makati, EDSA Garden House, Quezon Memorial Circle Garden, o tumawag sa 0915-920-8368. Adele Ashitaba Tea with Calcone ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Adele Ashitaba Tea with Calcone ay pinagmamalaking produktong Pilipino. Simula June 6, 2016, ipunin lamang ang kansa ng 2016 San Miguel Pale Pilsen 320ml, 1,000ml o generic specially marked crowns at ipagpalit ang mga ito sa pinakamalapit na RMN at IFM station para makakuha ng 2 raffle coupons at ihulog ito sa designated San Miguel drop boxes. Ito na ang pinakamalakas na bagyong papremyo ng San Miguel Pale Pilsen ngayong taon. Sa August 5, maaaring ikaw ang bagyuhin ng papremyong up to 1 million pesos. Sumali na at baka ikaw ang bagong maging milyonaryo. Sarap ng urig, sarap ng totoo. San Miguel Pale Pilsen, ito ang beer. Per DOH FDA CFRR permit number 0435, series of 2016. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Isang magandang umaga po uli ng Sabado sa ating lahat. Welcome po sa ating palatuntunang Talk to My Lawyer. At ngayon nga, as promised, meron tayong mga kasama. Bisita po mula sa Electron. At tingnan natin, partner, no, yung kumbaga essence, 'di ba, ng pag-venture or pag-kuha ng isang course mula sa isang technical vocational school. Welcome po natin sa linya si Dr. Dominador V. Solis, PhD.
President and CEO ng Electron Technical Vocational Training Center at kasama ang kanyang wife. Yes, yung Electron, yung Electron, may mga branches pala sa Novaliches, Quezon City, Valenzuela, Marilao, Muñoz, Pasig, España, Manila, Las Piñas, Paranaque, Camarin, Caloocan. So, dami pala to. Dami so, rin. So, kailangan natin pa malaman, lalo na sa mga listeners natin, sa Talk to My Lawyer, ano ba ito? So, ano yung benefits na maibigay ng Electron sa ating mga listeners? Oo. Pero before we proceed, yung kilalanin naman muna natin, syempre, yung founder. Oh, yes. Dapat lang. Good morning po, Dr. Good morning, Ma'am Jackie, and good morning, Attorney Mark. Oh, yes. Good morning. Batang-bata pa si Dr. Reno. Medyo bata lang sa tingin. Opo. Pero, yun nga po, taga saan po ba kayo? Well, ako ay galing sa probinsya ng Pangasinan. At Pangasinan? Ako ay kasalukuyan nakatira ngayon sa Novaliches, Quezon City. Okay. So, ano po ba yun? Nung pinanganak kayo, meron ng kaya sa buhay? At ito parang kumbaga other business na lang? Well, ako ay nagsimula sa mahirap na pamilya. Dahil siyempre, kailangan natin magsumikap. Opo. Ako ay nag-aral ng isang tech book. Kaya yun din ang naisip ko na business nung ako ay nakapagtapos ng pag-aaral. Simula sa technical vocational hanggang sa nakapagtrabaho. Then after ng makapagtrabaho, nagpatuloy ng pag-aaral sa kolehiyo. After ng college ay nagturo ako sa isang vocational school. Ito ay Guzman College of Science and Technology, kung saan na-develop yung pag-iisip ko na gusto ko rin magkaroon ng sariling school na ganun, kahit na maliit na school lang, kahit na tutorial lang. So, ibig sabihin, Dr. Solis, hindi ka, kumbaga, graduate muna ng four-year course. Ang una mong pinag-aralan, isang two-year course na vocational. Two-year course vocational. Yes, yes. So, ano po yung natapos po ninyo or nakompleto nyo? Electronics Technology sa Guzman College. Then, after that, nagtrabaho ko bilang isang technician sa may Quiapo. At habang ako ay isang technician, nag-aaral ako ng four-year course naman, VSIE. Nung natapos ko yung four-year course, ako ay nakapagturo sa Guzman din. Na kung saan ay dalawang taon o tatlong taon. At napag-isip-isip ko na mag-aaral ulit, masteral naman. At nung ako ay nagkaroon na ng pagkakataon na makapagturo sa ibang school, at ito ay sa University of the East sa may U-Erecto College of Engineering. At nag-aaral ako ng MA, doon ko na-meet yung misis ko. Naging magkaklase kami. Aba! Mga alaman, destiny na. Hanggat, then, nung nagtuturo ako sa UE, napag-isip-sip ko na magtayo ng tutorial school. Yun yung tech book, doon nagsimula yung Electron, year 2002. Oh, yun. Yun nga, partner, no? Titingnan mo, humble beginning. Talagang mula sa walang-wala. Tapos, nagsikap, nag-aral. And then, nakita niya yung potential na gawing business yun. Oh, yes. Para din makatulong dun sa mga, kumbaga, nag-aambisyon din na magkaroon ng formal training, ng education, skill training. So, yung mga listeners natin, may inspiration tayo. Oo. So, kung kaya nga ni... Coming from scratch. Si Mr. Dumiador Solis, kaya natin to. So, na, di ba? Tama, oo. Ayan, doon sa ating mga kababayan na interesado, pwede ho kayo mag-text sa atin, 0929-321-8738, yung mga reaction po ninyo, opinion. Oh, yes. Kasi, by the way, from real life experience. Ano ba itong Electron, Technical Vocational Training Center? Ano ba yung mga ino-offer na mga courses na maibigay natin sa ating mga taumbayan? Apo. Ilang Electron College of Technical Education, yan ang former name niya na Electron Technical Training Center. Then sa ngayon ay medyo nag-level up, sabi nga. Kasi sa kadahilanan na sa ngayon ay meron na tayong mga four-year courses na tourism, then information technology or information system o BSIS or BSIT. Then meron din kaming BTTE, four-year courses. At meron din mga two-year courses na automotive, electrical, at aircon, and mga HRS. Okay. Meron ding mga welding. Pero yun po, halimbawa ako lagi akong on the go. Oh, yes. Gusto ko shorter course lang.
Meron po ba kayo na-offer yung days yes, lang? Yes, meron din kaming mga short courses, 5 months, at ang pinakamaxi namin, meron kaming mga 15 days. 15 days? Yes, kung saan tutorial ito. At pwedeng makapili yung mga busy na people kung saan na pwede silang mamili ng oras at araw. Apo. Sunday class lang, kung gusto niyo yung Sunday class, pwede rin Saturday class lang. Yan ay mga weekends. Ano? Meron din tayo mga weekdays na MWF and TTHS. Eh doon naman po tayo doon sa accreditation. Kasi di ba, tayo, pag tayo yung mag-shed ng pera, iniisip natin, secure ba ito? Meron ba akong, kumbaga, accredited ba ito ng isang or government agency? Oh yes, parang diba? Ano, test na ba? Or shed? Oo. Yes. Yes, so, mga, ang Electron yes, po ba ay accredited? Yes, ma'am. Yan, yes, attorney. Ano? Ang 4-year courses namin ay accredited, recognition ng CHED, ano? At CHED. Ang mga 2-year courses namin at yung mga short courses namin ay accredited ng TESDA. At yung mga senior high school naman namin ay recognized ng DepEd. Ayun. So, by the way, sir, bakit electron? Saan galing yung word na electron? Well, from the word electron kasi ay... yung ba yung proton, neutron, yun po ba yun? Naalala ko yung science. Electronics eh. Kasi ako nagsimula doon ko kinuha. Electronics. Okay. Ginawa kong electron. Doon nagsimula kasi yung word na electron. Instead of electronics, masyadong malawak. Electron ang ginamit ko. Pero it doesn't mean na meron lang siyang kinalaman sa electrical or... Kasi meron silang HRM eh. Oh, yes. Diba? So this is actually parang college na and maybe later on maging university pa to. Oo. So, ang pinag-uusapan natin dito, hindi lang pala ito technical vocational school. Kasi may HRM. HRM. Yes, yes, yes. May mga 4-year courses and accredited siya ng CHED. CHED. Yes, yes. Yeah. So, yun yan. So, by the way, sir, for example, you are a broadcaster here. Pwede bang mag-part-time student doon? Oo. So, pwede ba? May mga courses ba po kayo na pwede sa mga senior citizen na gusto mag-aral about... Magandang tanong yan, attorney. Ano. Narinig ko sa inyo kanina, ang Electron College of Technical Education ay wala tayong age limit at wala ang educational attainment requirement. Mas lalong-lalo na dun sa mga short courses. Kasi more on technical or more on actual yung ginagawa kahit na elementary graduate or college graduate kung saan gusto nila na matuto ng practical or actual na pagtuturo, pwede silang mag-aral dito. At isa pa sa Electron College of Technical Education ay unlimited refresher course. Hindi kasi pare-pareho yung mga estudyante. Meron tayong mga tinatawag na fast learner, mayroong slow learner. So kung hindi niya na-master dun sa unang pagkakataon na nag-aaral siya sa loob ng 15 days, pwede siyang umulit ng libre, walang bayad. May mga pagkakataon. Libre? Free yun. At isa pa, ang tuition namin sa Electron ay napakababa pang masa. Yung mga short courses namin ay 4,380 lang. At, ano po ba yun? Installment dapat, pa. Install, yun na nga. Yes. Ang entrance fee or registration fee ay 300 pesos lang. Then yung remaining balance ay pwede siyang hulug-hulugan. I-divide dun sa number of days. Kaya napakababa. Kaya walang rason para yung mga iba na sinasabi nila wala silang kakayahan na mag-aral. Pero dito, pwede silang mag-aral. At kung tutusin, yung halagang ganon ay yung mga iba na umiinom, ganon. O yun ay ninigirilyo, may bisyo. So, gawin natin bisyo yung edukasyon. Oo. Yes. Ah, diba? Tama. Ganda na. Diba? Kasi 300 pesos lang. Isang very cheap. Kaya. Yes, yung iba nga, gumastos ng 300 pesos parang isang... Sa load lang. Di, load. O yung isang bote. Dalang bote beer. So, yung bayad mo sa isang bote o dalang boteng beer, invest mo na sa education. And education, hindi manakaw yan. Yung isang dalawang boteng beer, malaseng ka lang, tulog ka, tapos ubos na. Di ba? And education, hindi maubos yan. Yes. Saka in demand yung mga kababayan yes. natin abroad. And magagamit yan sa, lalo na sa mga OFWs natin. Okay? Yes. Lalo na, for example, if you want to know about welding, yung mga aircon repair, mga ganyan, yun ang kinakailangan ng mga, yun ang demand actually sa ibang bansa. Yes. And gusto nila mga Pilipino kasi we are hardworking and dedicated tayo sa mga trabaho natin. Ayan, partner and doc,
Tayo po muna ay mag-i-station break at sa ating pagbabalik, bibigyan natin ng mensahe, hinga natin ng mensahe si Dr. Solis para sa ating mga kababayan na medyo nag-iisip-isip no, na tama ba na mag-tech-voc na lang tayo kaysa kumuha ng four-year course, diba? Lalo na sa mga apo nila, anak. Okay. So, tayo po ay magbabalik, magbibigay daan lamang ho tayo sa ilang paalaala. Ito po ang palatunto ng Talk to My Lawyer. www.774 Magandang balita! Nandito na sa Pilipinas ang the original Triple H Ashitaba Herbal Capsule, the longevity herb of Japan. Ako si Priscilla Talibong. Nagpalit sa Ashitaba kay gipainom na ko sa kumbana nga na-stroke. Mga unom na katuig gikan sa pagka-stroke. Umanya ginom sa Osaka carton nga Ashitaba. Nakita na ko nga makasulti na siya. Dagan salamat sa Ashitaba. Problema ka ba sa high blood? Diabetes? Madali ka bang mapagod? Mahirap pa katulog? Isa lang ang solusyon dyan. The original Triple H Ashitaba Herbal Capsule. The super antioxidant and immune system booster. Ito ay organic and 100% natural. Wala ka nang hahanapin pa. The Triple H Ashitaba na. The longevity herb of Japan. Mabibili sa Mercure Drug, Southstar, Generica at sa lahat ng suking butika nationwide. Ang paborito niyong CDO Meatloaf and CDO Beefloaf. Hindi lang bigatin sa laman at sarap. Bigatin din sa mga papremyo. Gawing bigatin ng kainan araw-araw kasama ang CDO Meatloaf at Beefloaf para makasali sa RMN Radyo Milyonaryo 2016. Bumili ng kahit anong size ng CDO Meatloaf at Beefloaf at ipagpalit ang label sa RMN stations para makakuha ng mga raffle coupons. Kada linggo, may mananalo ng cash prize agad-agad. Huwag ka nang magpahuli, baka ikaw na ang susunod na milyonaryo. Mag-ipon na ng CDO Meatloaf and Beefloaf labels para makasali. Mas maraming labels, mas maraming chance manalo. Tutok lang sa IFM at RMN stations para sa Radyo Milyonaryo Nationwide 2016 updates. Sali na! Promo runs June 6 to August 5, 2016. CDO Meatloaf and CDO Beefloaf. Bigatin sa sarap, bigatin sa laman. Para sa bigating kainan na magaan sa bulsa. Per DANMIS permit number 0013, series of 2016. Traffic na naman. Sana maka-boundary. Kayang-kaya mo yan. Oh, mukhang maghapong pukpukan to ah. Kayang-kaya mo yan. First time ko sa Maynila. Kayanin ko kaya. Kayang-kaya mo yan. Sa bawat hamon ng buhay, kayang-kaya mo yan. Kasama mo ang Gin Kapitan. May sarap at hagod na kayang-kaya mo. Para sa pag-angat sa buhay. Para sa pag-asenso sa trabaho. Para sa pangarap na inahangad. Kayang-kaya mo yan. Basta may Gin Kapitan, kayang-kaya. Kayang-kaya talaga ang bawat hamon. Kasama ang Gin Kapitan. May sarap at hagod na kayang-kaya. Drink responsibly. Kayang-kaya. At ngayon, narito ang Talk to My Lawyer. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jackie Maestrado. Tayo po ay nasa nalalabing minuto na ng ating palatuntunan at kasama pa rin po ninyo si Attorney Mark Tolentino. At ako po si Jackie Maestrado. Meron tayong special guest for today, si Dr. Dominador V. Solis. At ang kanyang may bahay, Dr. Lea Solis. So, kanina pinag-uusapan nga natin yung kumbaga practicality, yes, ng isang tech voc. Ano ba yung edge niya? Anong pagkakaiba ng technical vocational studies sa formal studies? Oh, yes. Ano yung mga benefits na makukuha natin dito na wala sa formal? Diba? Kaya, may reason tayo. Bakit, yes, for example, I am a parent or ako yung isang estudyante, bakit doon ako mag-aaral sa vocational studies at hindi sa formal? Yun nga, Dr. Solis, no? Ako ba kapag nakatapos ako ng two-year course, halimbawa sa Electron, automatically, yung trabaho, yan yung gusto nating magkaroon, maglalan ba ako agad ng trabaho? Anong tendency? Probably. Well, napakagandang mga tanong, ano? Well, sa aking pananaw, ano, at ito ay mga malaking tulong sa ating mga kababayan, ang pag-aaral ng isang tech book, dahil pagka kayo ay nakatapos ng tech book, hindi lang sa trabaho nagagamit ang technical vocational skills, ano. Unang-una, ito ay magagamit na pang personal. Kung ikaw ay may sasakyan, pwede kang kumuha ng automotive. Hindi mo kailangan kumuha ng mekaniko kung mga minor problems lang naman yung problema ng sasakyan. Kung kukuha ka naman ng refiner conditioning mechanics,
hindi mo na kailangan magtawag pa ng technician, cleaning lang naman pala, napakadali. Mm-hmm. Kaysa magbayad ka ng 500 pesos, ang cleaning, wala pang isang oras yan. Kung kukuha naman ng electrical, minsan sa atin, hating gabi o alanganing oras o alanganing yung lugar, tatawag pa ng electrician, ang problema lang pala, yung circuit breaker ay nag-trip lang. O di naman gaya, kung electronics naman, hindi mo naman kailangang magtawag ng electronics technician, magpapalit ka lang naman pala ng plug, o di naman kayo magpapalit ka lang ng fuse. Kung ikaw naman ay mayroong sasakyan, di mo naman kailangan ng driver. Kung kailangan ikaw naman magmaneho, pwede ka mag-aral, kasi meron din kaming driving school sa loob ng SM City, Novaliches, meron kami. At sa ibang branches, meron din naman. Pero ang pinaka-main namin na a driving school ay sa SM City, Novaliches, sa loob mismo ng SM, dito sa Electron College. Okay. Halos lahat ng mga tech book naman ay available sa Electron College of Technical Education. Yun yung natin. Meron po akong scoop. Galing sa isang, tagapakinig natin, si Ginoong Wilbert Lamarca. Sabi niya, ito parang trivia rin eh. Alam mo bang nagsimula daw si Sir Solis bilang vendor ng ice cream? Pero look at him now, diba? Totoo po ba yan? Yes, ma'am. Kasi ang father ko ay vendor at ang mother ko naman ay nasa province lang. Kami ay 13 na magkakapatid. 13. At ako ay pangatlo sa panganay. Siyempre, pag ako yung umasa sa aking magulang bilang vendor, yung father ko, malamang na hindi ako makatapos. Kaya, nung ako ay nasa second year high school, lumuwas ako ng Maynila from Pangasinan. Opo. Kung saan pinractice ko yung pagiging vendor. Hanggang sa nakasanayan ko ng maging vendor or ice cream vendor, simula sa second year high school, na nakatapos ko ng high school, nag-stay na ako dito sa Maynila, sa may Quiapo. Kaya marami akong mga suki dyan sa Quiapo na nung ako'y nagtitinda ng ice cream, na nagugulat sila nung pagka nakikita nila ako ngayon, bumabati ako sa kanila, na miskin na papano, hindi pa rin ako nakakalimot sa kanila. Yun yung vendor. Yun maganda doon, yes, partner. Hindi yung konting naabot mo lang, kinakalimutan mo na yung humble beginnings mo, di ba? Sabi nga, ang taong hindi lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa paroonan. Yun. So, last message po sa ating mga kababayan before we say bye-bye na. Yes. Well, para sa ating mga kababayan, kayo ay inaanyayahan ko na bumisita sa aming school, Electron College of Technical Education, Metrowide, mayroon tayong mga branches. Pasay, Paranaque, Las Piñas, Valenzuela, Marilao, Camarin at Espanya, Manila. Then ang main natin ay sa SM City, Novaliches, SM Novaliches. At ang tech book ay malaking pakinabang ito, kasi hindi lang pang personal na gamit, ito ay extra income din. Pwede rin magamit sa business, kasi pag ikay magbi-business at wala kang kaalam-alam dun sa business mo. Halimbawa, magtatayo ka ng talyer, wala ka namang alam sa automotive, mahirapan ka. Kung magtatayo ka ng computer shop or internet shop, ay kailangan may alam ka rin sa computer. Pwede ka mag-aral ng computer hardware servicing, mga ganyan. Kasi iba pa rin yung mayroon tayong knowledge, itatayo natin sa business. At gaya nung nabanggit ni Attorney Mark kanina na ito ay in demand sa abroad. Siyempre, pag tayo nag-abroad, kung tayo skilled, ito ay malaking pakinabang sa atin. Mas mataas yung sweldo natin kaysa dun sa ordinaryong labor lang tayo. Yeah. So, by the way, sir, kung may interesado na mag-inquire about Electron Technical Vocational Schools, saan po sila pwedeng tatawag? Pwedeng tumawag yung mga interesado sa number na 418-2232 or 352-0081. Okay, ayan, sige. So, pwede ho kayong tumawag din sa atin just in case nakapag-decide ho kayo, di ba, na itry itong tech book. At pwedeng magbigay ang Electron College of Technical Education ng discount na basta't banggitin lang ang pangalan ni Ma'am Jackie. Ni Attorney Mark. Attorney Mark. At bibigyan natin ng discount po. Kung ito ay napakinggan nila. Magbibigay tayo ng discount or discount voucher. Hindi lang sa meron tayong binibigyan na discount voucher kasi hindi ko lang nadala. Okay, nasa parking kanina. Okay, sige, partner. So, ito si Attorney Mark.
Numbers to call. Ay, by the way, kung may mga tanong kayo about legal may legal problems kayo, legal issues, just visit my website po sa www.marktolentinolaw.com or sa Facebook page po natin sa www.facebook.com/marktolentinolaw. Just like my message, my page po, umabot na po yan ng mga almost 87,000 followers. Mm-hmm. The biggest followers sa lahat ng abogado sa buong Pilipinas yan. So, keep liking my page and following my page. And by the way, pwede kayong tumawag po for asking for meeting appointment and advice po sa 0917-329-5353. I repeat po, 0917-329-5353. O sa landline po natin sa 209-6203. On that note, nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating nakasama sa loob ng himpilan sa ating mga guests. Ayan, si Dr. Leia and Dr. Dennis Solis ng Electron. Thank you very much po. At lalo na po sa inyo na palagi po kaming sinasamahan every Saturday para po sa ating discussion sa mga legal matters. Kami po ang inyong partner sa batas. Attorney Mark Tolentino. At ako po si Jockey Maestrado, ang inyong abogado. At Maestrado. Sa palatuntunang Talk to My Lawyer. Susunod na po ang Doctor's Orders kasama si Dr. Jaime Galvestan at Nurse Broadcaster Natalie David. At dito nagtatapos ang usapang legal sa araw na ito. Kasama si Attorney Mark Tolentino at Jockey Maestrado. Hanggang sa susunod na Sabado, Talk to My Lawyer. Maraming salamat po.